isang araw, natagpuan ng mga pastol ang matanda na nakabitin sa puno ng balete at nabubulok na. Mula nooy kinatakutan na ang gubat. Ang mga hiyas na galing sa matanday pinagtatapon ng mga babae sa ilog at ang damit na may kanilang sinunog. Makalipas ang ilang buwan, isang binatang mestizo na nagngangalang sa Tornino ang dumating sa puok na nabili ng matandang Kastila. Sinasabi niyang siya ang anak ng namatay. Nang tumanda si Don Saturnino ay saka lamang niya naisipang mag-asawa. Ang napangasawa niya ay isang taga-Maynila at sila'y nagkaanak ng isang lalaki, si Don Rafael na ama ni Crisostomo. Nagkaroon ng kurang Pilipino at nang mamatay ito, isang kurang Kastila ang napalit, si Padre Damaso. Pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya'y iginagalang ng lahat, ngunit hindi siya ang makapangyarihan. Hindi rin si Kapitan Tiago kahit na madalas siyang ipasalubong sa orkestra kung dumarating. Ang katotohanan ay madalas siyang pagtawanan at palihim na tawaging Sakristang Tiago. Lalong hindi ang kapitan ng bayan sapagkat siya'y hamak na utusan lamang na maaaring kagalitan ng Alkalde Mayor. Ang kapangyarihan ng kura sa San Diego ay halos kapareho ng kapangyarihan ng Papa ng Batikano at ang alperes ng Guardia Civil ay sa hari ng Italia. Madalas magkapingki ang dalawang makapangyarihan sapagkat nagpapaligsahan sa taglay na kapangyarihan. Si Padre Bernardo Salvi ang humalili kay Padre Damaso nang ito'y maali sa San Diego. Siya ay bata pa, payat at masasakitin. Hindi siya nananakit gaya ni Padre Damaso. Mahilig siya sa pangingilin at pag-aayuno. Ang alperes ay popular din, ngunit sa wimpalad, dahil sa pagkakapag-asawa kay Doña Consolacion. Labis ang pagsisisi ng alperes, kaya't upang maipaghiganti ang kanyang kasawian ay laging naglalasing. Pinahihirapan ang mga sundalo sa gitna ng matinding init ng araw, at sa tuwi na ay binubugbog ang asawa. Kapag namataan ni Padre Salvi na pumasok sa simbahan ang alperes, ay palihim niyang inuuto sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan ang mahabang sermon. Upang makaganti sa kura, ipahuhuli naman ng alperes ang alila o sakristan. Ngunit kahit na ganito ang tunay na palagayan ng kura at ng alperes, sila ay nagkakamayan at magalang na nag-uusap sa tuwing sila ay nagkikita. Samantala, si Doña Consolacion ay nagkakaroon lamang ng pagkakataong makapanungaw sa bintana kung natutulog ng mahimbing ang alperes sa labis na pagkalasing o pagkapagod kung tanghali. Patutungo siya sa durungawan ng nakapranelang bughaw at may sumpal na tabako sa bibig. Panlilisikan niya ng mga mata ang kinaiinisang kabataan at kukutyain ang mga nagdaraang dalaga na di alintana ang sariling mukha. Sa dulo ng isang makipot na landas sa dakong kanluran ng San Diego ay naroon ang libingan ng mga patay. Masukal ang buong libingan at pinaggugubatan ng mga damo at halamang gumagapang na tanging palamuti ng mga bangkay na nahihimlay roon. Makikita sa gitna ng libingan ang malaking krus na nakatuntong sa bato. Sa paanan ng krus ay nakatambak ang maraming buto at bungo ng mga patay.